Hey, it's Sarah and welcome back to my channel. I know you guys missed my makeup area kasi it took me forever to find yung wire ng ring light ko. Kaya hindi ako mapag-film dito, but finally, I have it back. And the reason why I have sunglasses, if you guys watch my vlogs, you know na pag wala akong headband, glasses or sunnies yung ginagamit ko. I need to bring my hair out of my face. But today's video, as you can see from the title, I'm gonna be doing full face using makeup that I'm throwing away. And before I start, I wanna quickly say a disclaimer that I'm not the very first person who thought of this. And I inspired ako actually kay Tati, kay Laura Lee, and also kay Manny MUA kasi they did this video already. And I'm not doing this video to deteriorate or to para siraan yung mga brands na nandito because actually, I love these brands. It just so happened that some certain products from their line didn't work for me. You know, napansin ko, some people here in the Philippines are so sensitive when it comes to criticisms kapag kakuwari sa makeup review. And it's sad kasi likuwari sa States, yung mga buyers, yung mga consumers, parang that's what they appreciate from beauty YouTubers kasi nga, parang in a way, hinahelp sila kung ano yung worth it and sa hindi worth it. So, if you are sensitive and if you're not into these types of video and if you feel like I'm gonna offend you in any way, which is not my intention, just click out of the video, watch my vlogs, or watch my makeup videos. But if you're curious kung ano yung mga makeup na medyo isasang tabi, basta yung makeup na ilalet go ko na, if you're curious kung ano sila, please keep on watching, okay? Let's start, okay? If I see some hate comments down below, it means that I warned you, but you have so much time that you still chose to watch a video that you know you will hate. But thank you for spending your time with me. Okay, so first of all, wala akong primer na hate kasi feeling ko primers are very, very important. Kaya kapag bumibili ako ng primer, I really do my research. Hindi ako parang certified beauty guru, hindi ako makeup artist. I just love makeup. So I also watch a lot of makeup reviews kasi nga, like what I said, it helps me as a consumer. So, ayun. Sobrang nag-i-invest ako sa primer ko. Kaya, wala akong primer na hate. So, let's jump sa base na medyo, hindi talaga siya nag-work sa akin. And it is the BLK na BB plus CC Cream Stick. I rave about BLK products like yung creamy cheek paint nila, yung lipsticks nila na lumabas with the K-Beauty line when I was in Europe. Yung mga vlogs ko, I was talking about it. But this one, sadly, it didn't work. Alam nyo, some people think that beauty vloggers, sinisiraan namin yung makeup when we hate a product. But really, it's not because, kuwari kami, binili namin to. This is what? Almost 400 pesos. If we buy something, of course, we want it to work. Pero the thing is, hindi siya nag-work. And kung i-share man namin sa inyo yung negative thoughts namin, it's just us parang warning you na, hey, this one didn't work for me. That doesn't necessarily mean it's not gonna work for you. Pero lang, parang heads up lang, hindi siya nag-work sa akin. Alam niyo, parang ma-help din kayo as consumers. Pero anyway, let's put it sa face ko. Okay, hindi ko to shade, okay. Pero even the formula, hindi ko talaga siya nagustuhan. And I don't think I'm the first person na magbibigay ng negative insights about this. As in, there are products I love from BLK. Don't get me wrong. I love people from BLK, Diyos ko. Pero, this one, sadly, it didn't work talaga. And I feel like this brush is a bit useless. Not a bit. It is useless. Sana nare-retract siya, diba? Para mas mag-work siya. Pero, eto, pag sinwipe mo siya sa face mo, parang bigat-bigat na niya. Parang ang sticky-sticky niya. And then, parang very chemically yung amoy niya. Ang streaky-streaky niya talaga. And hindi ko talaga siya gusto, guys. I was watching another beauty guru's video. Tapos sa comment section niya, may nag-comment. Sabi niya na parang, hindi mo naman kasi tinry ipawork. Our expectation is for it to actually work. We don't buy things to make them work. I'm gonna give it to those people who try to make things work. But first of all, kailangan nag-work na talaga yung makeup. And yun yung purpose ng review. Para matulungan kayo as consumers. And ako, like na-mention ko sa last makeup video ko na, ayoko, beauty sponge na lang. Na-mention ko sa last makeup video ko na, I prefer doing get ready with me, mga ganyan, favorites. Kasi
hindi na ako gumagawa ng mga makeup reviews because I look up talaga to a lot of people when it comes to review. Like si Ate Chris, si Kenny Manalad, si Ate Mimi, si Tony. Yung mga people na na-mention ko, sobrang galing nila mag-review ng makeup products. So, if you like any product, check their channel. Baka na-review na nila at makikita nyo kung worth it pa siya or hindi. So, dadagdagan ko siya guys ha, kasi hindi enough yung coverage niya sa isang lagayan. Pero, ayan nga, pag sinaswipe ko siya, parang ang lagkit-lagkit niya. Tapos, after a while, guys, nagsasettle siya sa laugh lines. I think this is not the worst BB cream I've tried, like what I said. But the thing is, for its price, di ba parang, I just expected it to do more. Alam mo yun, parang ang mahal-mahal mo, kailangan mas magaling ka dyan. Okay, next, let's move to concealer. And the concealer that I am throwing away is this Careline Pimple Concealer. Don't tell me I'm hating on Careline because I'm part of the Careline gang. And I love Careline. I love their blush. I love yung pang-brows nila. I love their lipsticks. Bago nilang bronzer. I made a video about it. I'm gonna link it down below if you haven't watched it. Pero this one kasi, as you can see, ito pa yung old packaging nila. Ito pa yung hindi pa sila nag-rebrand. So, feeling ko, I am assuming, na matagal na tong product na to and that ito yung time na hindi pa sila nagsistep up. Hindi ko talaga nagustuhan because of so many things. I am a concealer person. You guys know that I can skip foundation but never concealer. First of all, it smells like not even crayon eh. Yung crayon, gets ko pa eh. Ito talaga, malakas yung amoy niya. It's very chemically. Ito yung shade na almost malapit sa shade ko. This one is in the shade Oriental. In fairness naman sa shade range nito, madami. Okay, let's try to apply it. Nakikita niyo ba yan? Nagsaslide off lang siya. Natin siya sa areas where I would usually put concealer. And it smells so bad. First, I'm gonna use my fingers muna. Usually, I would tap, diba? Okay, ate, closely, bumabakat lang yung fingers ko. Hindi siya nag-blend well, so I'm gonna do this. Dapat mas full coverage siya kasi nga pag pimple, syempre yun, may bump, may texture, may discoloration. Ito nga, eye bags lang yung kinoconceal natin eh. Ang baho niya talaga, oh my god. Ito, si BB Stick na amoy crayon. Parang gets ko naman na some makeup talaga, they smell like that. So, I feel like okay lang siya. Pero ito, I'm gonna sound OA, pero ito talaga yung nag-feel ko na parang yung amoy niya, parang feeling ko hindi siya safe ilagay sa skin ko. I mean, I'm not saying it's not safe. It's just that yung smell, parang yun yung binibigay niyang message sa'yo. Masyadong runny yung consistency nito na parang hindi ka talaga niya nabibigyan ng coverage. Parang gumagalaw-galaw lang siya. Tapos parang feeling ko sobrang oily niya. As in, ito si BB Cream. Ayan, kita niyo naman na parang hindi siya completely matte, pero hindi siya parang basa, di ba? Pero yung under eyes ko, nakikita niyo ba kung gano'n siya ka-oily? Hindi siya basta-basta mukhang oily na parang highlighted ka. Hindi eh, yung feeling niya is oily siya. So, I'm just gonna set it with a powder. Wala akong powder na itatapon kasi hindi ako marati sa powder. So, I'm just gonna use this Nitrido Final Powder. So, isa-set natin siya. Ayun, nakita niyo, sobrang itim pa rin yung eye bags ko. Parang hindi niya naman na-help. Parang ginawa niya lang oily. Bigyan natin siya ng chance, mag-bake tayo. The contour that I am letting go, nagamitin ko si Happy Skin na contour cheek stick. I think duo to binibenta ng Happy Stick. And yung kasama nito, pang highlight is, turns out gusto ko siya as in, nagustuhan ko siya. And yun din yung gamit ko nung nasa Europe ako. I actually did a full face Happy Skin. I'm gonna link it down below if you guys are interested kung ano yung mga nag-work from Happy Skin for me. But this one, hindi siya nag-work sa akin, mainly because of the shade. So, in terms of formula, wala akong masasabi. Pero yung shade, medyo hindi siya nagko-compliment sa skin ko. That's why I'm letting go of this one. So, tingnan niyo kung yung shade na to, okay sa skin tone niyo. Pero sa akin, hindi talaga eh. How much I hate yung mga orange yung undertone na pang contour, di ba? But this one, I just feel like it's way too gray. Nagmumukha siyang putik. Parang ganun yung itsura niya.
Oh, by the way, ito pala, mabilis rin nga pala siya mag-set and nakalimutan ko ang daldal ko. So, ngayon, I'm having a hard time blending it. Merong mga skin shade na mag-work tong color nito. Pero para sa akin, hindi talaga siya nag-work. Lagay rin tayo sa nose para makita nyo. Hindi ko alam kung ina-expect nyo ba na pangit yung kakalabasan nito, ha? Hindi ko rin alam kung anong kakalabasan nitong makeup. Aside from the actual performance of the product, you have to consider that we have different preferences. So, kung this one, hindi ko gusto and gusto mo, please don't get offended. Ginusto ko siyang mag-work, pero hindi ko lang talaga siya nagustuhan. You know what? Yung mga brands, na-appreciate nila yung mga reviews ng mga people. Especially sa US, napansin ko yun. No matter how shitty yung sinasabi ng mga beauty vloggers about the brand, never sila mawawala sa PR list because yung mga criticisms nila can actually improve the brand. So, ayan, hindi ko to talaga masyadong gusto kasi nga finicondition ko. Compliment sa skin ko and nagmumukha siyang muddy. Alam niyo ba yun? Ayoko nun. So, ayan. And now, I'm just gonna remove the powder. Oh, ayan, si powder. Binigyan niya ng konting coverage yung under eye natin. Ito yung gagamitin kong blush kasi nandito siya sa palette na feeling ko naman never ko magagamit sa life ko. Okay, so again, this is from Careline, but it is the old packaging. So again, baka hindi pa sila nagsistep up nung mga time na to, pero sinend din na to sa akin. Because honestly, you look at this! Hindi ko alam bakit sila nag-release ng eyeshadow na lahat shimmery, as in lahat shimmery. Walang neutral color, walang transition shade, at saka bakit ganyan yung kulay, di ba? Yung range ng colors, parang, siguro, kung ako si Nikki Tutorials, kaya ko tong ipawork. Kung ganun ako kagaling, kaya ko tong ipawork. But, assuming that this is Careline, and my target market is teenagers who are starting with makeup, I don't think magagamit nila to unless creative, sobrang creative nila, na creative shot nila. And if you can make this work, I'm telling you, magaling ka. Because me personally, I can't make these shades work. Okay? This one, this is way too pink. Especially for most Filipina skin tones, this is way too pink. As in, sobrang pink niyan. Kaya itong blush yung gagamitin ko because it's in this palette that I am letting go. So, gamitin natin itong blush na to. I'm not saying that this blush is shitty, but it is in this palette, and itong palette na to ay i-let go ko na. Because if you're someone like me na mahilig mag, ala, Diyos ko, anong ginawa ko? Going back, if you're someone like me na mahilig bumili ng makeup, and yun nga, paminsan-minsan, may natatanggap tayong PR package, tapos meron kang ganitong compact, and isang shade lang naman yung nag-work, hindi ko na siya i-keep, guys. Kasi it's taking up so much space, diba? And marami pa akong mas magandang option. So, yun. That's the reason why I'm letting go of this one. Not because I'm letting go of this makeup. It means na papapangitin ko na yung sarili ko using them. Now, let's go to the highlighter. Itong highlighter na to, yung i-give up ko or ito yung i-let go ko. Not because of the brand, not because of yung formula niya, because in all honesty, okay yung formula nito. Pero i-let go ko siya because of the shade. So, this is the highlighting palette from Sleek Makeup in the shade Solstice. Ito yung colors niya, guys. Peach purple, light orange, tapos creamy na lilac. Diba? Ang ganda ng palette. Like, ang ganda ng palette eh. As in, parang aesthetically pleasing siya. Hindi ko siya magagamit. So, I'm letting go of this. So, to my friends, kung gusto niyo to, paki-text na lang ako asap. Pero kasi nakita na nila to eh. Nasa isang box kasi to lahat. Tapos, wala naman sa kanila ang pumansin. So, inassume ko na lang na ayaw din nila. Alam niyo, feeling ko, if there's any suggestions, sasabihin ko sa mga makeup brands, huwag niyo nang pilitin na maglagay ng brush unless it's actually useful. Kasi, kuwari, si BLK, yung brush niya, wala naman siya kasi. Okay lang sana kung may brush, pero sana useful sila, di ba? Kasi ito parang masyado siyang maliit eh. But let's try. On this side, I'm gonna be using peach color. It is blinding, yes. Ito kasing highlight, yung parang, yung parang it goes with your skin. This one kasi it doesn't. Powdery niya. Tingnan nyo, peach siya, pero hindi siya nag-turn out ng peach. But ganun.
Okay, on this side, let us use parang purple lilac. Also, personally, hindi ako palette person when it comes to highlighter. Kasi, feeling ko, alam ko na yung best shade for me na highlighter. So, yung mga pan na lang yung binibili ko. Kuwari si Glow Kit from Anastasia Beverly Hills. Diba ang mahal nun? Pero hindi naman yung lahat bagay sa akin. So, sayang. Ito purple talaga pag nilagay mo. Parang magkamukha lang sila. I'm not even kidding. They look the same. Si cream product, ang pangit ng consistency niya. Han? Come here! May narinig akong nag-type. As in, nag-type. I heard someone type. I called you because I got scared. And then the moment I tell you, you're gonna jump there. Sabi mo, you make me feel more uneasy. No. Akala ko may rat or whatever. Ano? I heard someone type. Kami yung mukha na. Type? I was the one typing dun. Sa baba. Ang ingay ng phone ko. No, I heard like, alam mo yung iPhone pag nagtatype, yung tak-tak, yung ganun. Stay there. Open pa lang to. Love! Hindi, patapos na ang game ko. I'll go up, relax. Nakita niyo ba yun? Yung parang tumigil ako. Kasi may narinig ako nag-type. Anyway, going back, ito nga si Creamy. It's just that yung shade isn't really for me. Sa akin, talagang purple siya. As in, purple siya. Kita niyo ba? Ayan o, kita niyo ba? Purple siya. Okay. Next, I'm gonna move on to my brows. And yung pang brows na ilalit ko ko is from Miniso. Honestly, binili ko lang to kasi maganda yung packaging. Because if you know me, I judge things sometimes based on packaging. It's way too gray na almost blue na yung color niya. Alam niyo ba yung ganong pagka-gray? Sayang, di niyo nakita yung mukha ni Miggy nung sinabi ko sa kanyang I heard someone type. Kasi tumalon siya dito. Like, ando yung ilaw ko, tumalon siya. Sobrang duwag talaga nun. Hindi siya duwag sa tao, duwag siya sa mga creatures. Ang init. Parang gets niyo yung sinasabi ko na blue undertone. Ito talaga yung ayaw ko. Sobrang waxy niya, nahahatak niya yung hair to the point na natatanggal niya. Tignan niyo. Kita niyo ba yung tatlong peraso ng eyebrow hair ko na na-stock dyan? And for the eyes, I'm gonna be using itong si I Love Careline makeup scent na ginudge ko. Pasensya na Careline, alam niyong mahal ko kayo. I love you for stepping up and for your affordable price. As in, everything that you're releasing right now is actually good. But your past collection, hindi kami friends. Wait lang, kuha lang ako ng... Tsaka yung ganito, let's be honest. As in, let's be honest. Itong mga shitty sponge na yan. Wala nang gumagamit yan, di ba? And ito, masyado siyang mahaba, tapos ang flimsy niya, tapos parang ang tigas-tigas niya pa. So parang sayang yung budget na napupunta dito. Huwag natin siyang ilagay, okay? Sayang sa plastic eh. Masyado nang maraming plastic sa mundo. Ay! Ito pala! May isa pa pala akong i-share sa inyo na pang-brows. Ito! Sorry po, happy skin. Pero, hindi ko talaga ito nagustuhan. Ito yung Happy Skin Beat the Heat Summer Proof Brow Mascara. And I think the reason why it's not working is the spoolie. Way too big and way too fat na ang dami niyang nakukuhang product. As in, sobrang dami na kailangan ko pa siyang iganyan-ganyan. Ang weird niya eh. Parang hindi niya nakakatch yung mga hair. Actually, feeling ko hindi lang siya it's way too big eh. May mali talaga sa kanya na parang napupunta siya sa skin mo. Tingnan niyo naman. As in, sobrang weird guys. As in, kumakalat siya. Tapos, it goes to your skin. Crunchy niya, tignan. As in, ang pangit niya. Oh my gosh, wait lang. Let me just fix. I want to fix this. I'm just gonna get some. Baby! I heard it again! Like someone typing! Hindi nga, babe! Di mo naman nag-gets eh! Hindi type, at yung keyboard type! Sorry.
sa kanina pa. Mayroon yung mayroon. Baka yung laptop ko. Yung ilaw mo, yung aircon mo. Okay, this is the best I can do. Kasi if I try to remove ito, yan, ganyan. Asan? So, I'm gonna use a spoolie. I'm gonna use a spoolie para paghiwa-hiwalayin siya. I'm gonna move closer so you guys can see and hear how crusty and crispy this sounds, which is a bad thing, by the way. Narinig niyo? Sobrang tigas niya. Oh my god. Ah, ayaw na niya masuklay. Ang tigas niya. Okay, so, you see, that's the reason why I'm throwing this. Yeah. I love you, Happy Skin, but I don't love you. You see what I mean? I don't hate the brand. It's just that certain products hindi nag-work. Gamitin na natin itong I Love Caroline Makeup Set, but I don't love you too. I'm gonna be using itong parang golden topaz shade na to all over my lids because that's the only warm color that I think na mag-work. Hindi ko alam bakit ang hilig nila gumawa ng palette na puro shimmer, tas walang matte, tas walang neutral shade, ba't ganun? Pero alam niyo, sobrang bilib talaga ako sa Caroline lately. Yung mga products nila, ang ganda. Okay naman pala tong shade na to. Pero hindi ko siya bibilin para lang sa isang shade na ganyan kaliit, diba? Gamitin natin tong white na to, pang-highlight ng brow bone. Total naman, pinagtitripan ko na rin yung sarili ko dito. Shimmery as fuck. Let's now move on sa lips because I don't have any more eye products na I kind of hate. Kasi eyeliner, hindi ako ma-eyeliner, mascara. I have my holy grail so I don't try other mascara anymore unless binibigyan ako or like unless may parang new product na interesting or something. But anyway, let's move on to the lips and the lips na I'm throwing. This is the Lipstick Gin. And I think this is from Thailand. And you're supposed to mix these colors to come up with a certain color. Supposedly, meron siyang chart na kasama na parang sasabihin niya kung kuwari, 3 dots nito, tapos 1 nito, tapos 1 nito, and then you're gonna come up with a nice pink, nude, shade, whatever. But, I lost the chart. Try natin kung anong magagawa natin dito. And actually, hindi rin maganda yung formula nito eh. Dun sa nakita kong video, nilalagay niya lang dito. Like, ganyan. 1, 3. And then white. Mukha akong may flag sa lips. Supposedly, may kasama tong mixer, pero bakit wala? Oh, by the way, this is the reality of vlogging. You wear a nice top, but you wear pajamas. Habang hinahanap ko to, naluwal yung camera ko, but right now, I'm mixing them. But it turned out na maganda siyang klaseng nude. Nakikita niyo ba yan? Pero kulang eh. So, dadagdagan natin siya para sa upper lip. Ano nga ba ulit nilagay ko? Alam ko, one of each lang naman yung nilagay ko. Pwede ka naman bumili ng matte lipstick na alam mo na yung kulay kasi yung mag-experiment ka ba, diba? From my point of view, mukha akong person na walang ngipin. Hindi ko alam bakit. Kasi malabo yung mata ko. Hindi na sila pareho ng kulay. Ba't ganun? Ba't ganun? Same naman yung amount na nilagay ko. But yeah, I look so shitty. And that's the end of this video. I'm moving closer to you guys so you guys can see how crappy I look. I have no intention to hate sa brand. It just so happened na yung certain products na yun ay hindi po nag-work sa akin. But that doesn't mean that I hate the brand entirely. So, kung close-minded ka, wala na akong magagawa doon. But, ayun, yun lang. You guys know na sa lahat ng brand na mention ko, lahat yun, meron akong talagang nagustuhan sa kanila, but these certain products just didn't work. Zinium out to na kayo ng konti kasi parang pangasawang-sawa na kayo. Kanina pa kayo masyadong malapit sa sobrang crappy na mukha na ito. Thank you so much for watching this video. Again,
I will appreciate it if you guys will leave your makeup challenges suggestion down in the comment section. And I'm just so happy to be back with my ring light because it means I can film a lot even if it's nighttime. So yun lang, don't forget to subscribe if you haven't. I love you guys and I will see you in my next one. Bye! Oh, transfer proof siya, pero crappy pa din siya. Bye!